Hello, it's me, Rinal G again. At sa part 2 ng vlog dito sa Batanes, pupunta naman tayo ngayon sa Sabtang Island. Ipapakita ko sa inyo ang mga magagandang tanawin at sabay-sabay tayong matuto sa history ng isla na ito. Maaga kami nagising kasi pupunta kami sa Sabtang Island. Ni Sabtang Island is a 15 minutes boat away dito sa Bataan Island. Kaya kailangan maaga tayo dahil half day lang ang tour doon. Mamayang tangali babalik din kami. So samahan niyo ulit kami, punta tayo sa Sabtang Island. Galing no, kitang-kita dito yung Sabtang no. Ayan, Sabtang yan. Guys, kailangan pupuntaan namin isla. Kita dito, di ba? O, kita. Ayan, yan. Sabtang na yan. Ito. Ito guys. Ito makaya. Dito tayo. Ma'am, saan kami? Kala ko iba yung entrance natin eh. Just imagine your times na ito din ginagamit din ang pang transport ng sasakyan. Wow, four wheel? Four wheel. Minsan sila tatapat yung dalawang bowls, may tabla sa gitna, doon nakapatong yung mga mixer, yung mga backhoe, yung mga heavy equipment. Wow. Tapos pero dalawa dito, silang dalawa silang babiyahe magkasabay. Yes, kailangan synchronization. What the pero kapag heck? Mga multi-cabs or yung mga pick-ups or even van, kasha naman siya dito sa harap na. So hindi na kailangan pagtapatin yung dalawa. Yan, plywood. Saan kasha ang ano dyan? Yes, lalagyan lang nila ng ano yan, tabla. Oh. Tapos doon nakapatong. Eh, paano pag maalon? Di ba gagalaw yun? Tami naman. And then usually ginagawa nila pag ganito lang na kalmado yung water. Kasi kalmado. Ah, pagkamalan din. Yes. Okay. Ma'am, ilang minutes to ma'am? 30 minutes boat ride. 30? Yes. Ano 15? Sir, maalon ba? Sir. Hindi totoo po. Ano, yung mga sagutan. Alam mo na ang sagot eh, no? Hindi ko masyadong. Hindi ko masyadong. Oo yan. Pero nung sa may bandang kit, na-expect ninyo mamaya na medyo magalaw yung boat natin kasi nga open sea. Okay. Pero pag mas malakas yung current, mas may thrill. Kasi there are times na sumasabay yung mga dolphins or minsan may mga flying fish. Sige, sige. Okay. Sa flying fish. Sige, mauna ko na gusto. Oo, nakapot na. Thank you po. Thank you.
medyo lumalakas na yung alon, pero kalmado pa rin eh. Yun ang tourism office. Pupunta dito sa Sabtang, kailangan yung mag-register sa tourism office. Yan eh, yung gulong, pwede pala to. Sasakyan namin. Welcome to Sabtang Island, the smallest island na inhabited. Ganda ng ano? Dead corals. Ito yung mga niluluto, malulusaw, magiging hapog or lime. Ganda ng buhangin. Ganda ng buhangin, no? Parang pulburon. Wow!
to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my till you didn't anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yeah, I'm yours. And now we're singing. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You got underneath the surface and you shattered every wall. And I know I got that feeling, there's no question anymore. And now I stand here calling at your door. Oh, now I stand here calling at your door. Yeah, I'm yours anywhere you want. Yours, and now we're singing. Done. Mama, anong tawag dito? Morong Beach. Morong Beach? Yes. Wow. Ahau. This is Morong. Ha? Ahau. Ahau. Stone Arc. Ahau. Ahau Stone Arc. Ngayon, kasi nagmamadali kami. Dahil nga, update tour lang to. Ibabalik din kami doon sa Bataan. Kaya medyo mabilisan ng tour ngayon. So, kailangan natin pumunta sa second spot. Living room lang yan. Yes. Ganyang kalaki. Yes, pansin. Mm-hmm. Living room na yan, alin po yung maliging tulugan ko. Mm-hmm. Kung mapapansin mo, elevated siya. May basement. Hanggang dito is for air ventilation. Mm-hmm. Bukod sa air ventilation, daanan na kami ng bagyo, doon nila pinapasok din yung mga alaga nilang kambing, yung mga aso po nila, para safe din. Mm-hmm. Kung mapapansin nyo rin, ang mga stone houses, wala po sila facing north. Ito ang north ko natin. Okay. So usually, ang mga pinto facing south. South. Oo, ano? South. Dahil? Dito kasi madalas nang gagaling bagyo. Yung sama ng panahon. Oh. So, andito yung mga pintana, ang pintuan,
nandun sa kabilang side, katulad nito. Na, laging nakaharap south. Sa south. Yes. Mm. And then, ang mga stone houses natin, ang mga walls nito is half meter to 1 meter yung kapal or yung thick niyan. Huh? Wala din po kasi yung steel bar po siya, bato, dead corals, and then lime. Ang bubong din, pag bagong lagay po yan, half meter to 1 meter din ang kapal. Naglalas siya ng 25 to 30 years bago mo siya pwede palitan. Yes. So, separate yung kitchen, doon sa kabilang side yung living room. Asan na po ang kitchen? Yung sila doon pa. Ah, ito. Yung nakagano. Okay. Tapos, separate pa yung banyo po, ma'am. Mm. Pero may, makikita ko yung CR dito sa kabilang side. Yun nga lang, hindi na po siya functional. And then, kung mapapansin nyo rin, yung mga locals, pag may nakakasalubong kayo, nakayo po sila or tango. Mm. Or, eh, kahit yung mga driver, taas lang yung kamay. Kumbaga, instead of uncle, ante, tango na lang. Ito yung barangay hall. Barangay hall? Barangay sa gitna. Oh. Ay ko. Warning kasi nga underground na rin yung electricity heating sa Island. Ito naman yung structure ng banyo. So kahit na bumabagyo, lalabas pa lang. Hindi pa lang bago. Saan po? Ayan, umantig din po. Ito po? Opo. Oh. So ito yung CR. Bakit parang ang baba po? Mababa talaga. Yung mga stone house na. Pansinin nyo rin yung mga tangkas niya. Ito yung bato. Tapos ito yung mga corals. Oo nga, no? Ang ginamit na pangdikit dyan, lime. Oh. Lime or yung angkop. Lime. Mababa kasi nga daanan ng bagyo ang Batanes kaya mababa din yung mga stone house. May mapapansin yung mga pintuan din noon mababa. Pag papasok ka dito ganun. Oo. Oh, oh. Ma'am, pwede? Yes. And then yung hard use three. Use. Ito na, pagpapasok ng bahay. Use. 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 Ang sinin ninyo yung ceiling. Ganyan talaga siya. Bago ilagay yung cover glass. Yung wall, as you can see, malapad. Tapos ayan yung sinasabi kong pinakalak niya. Panakta. Abutan niyo pa po yan. Yes, nakatira po po sa birthday. I love you, makulim po. Ito po yung original na lime. Kapag po hinawakan. Apog yan. Bakit po siya natatanggal? Ay, sorry. Kaya lumalabas yung mga bato kasi natatanggal yung original niya na plaster. Ito, ganito siya kakapal yung plaster niya. Pero sa sobrang tagal na rin, sa lakas ng hangin, lumalabas yung mga bato. Kasi just imagine, 17th, 18th century pa yung mga stone houses po. Ito po, 18th century pa to? Yes, sir. Wow. Wow. Grabe, no? Ang galing! Ang galing! Ang galing talaga! Galing, no? Paano nila naisip yun? Spaniards po ang nakaisip nun. Yes, sir. Line. Pero dahil sa sobrang tagal na rin niya, tumalabas yung mga bato. No? Pinalitadahan nila ng simento. Pero same pa din, nababakbak yung simento. Dahil? Sa sobrang lakas din po kasi ng hangin. Oh, kahit simento na mismo. Yes, po.
Then, pansinin niyo yung kapal ng bubong. Ng kogon grass. Or buchid in Ibatan. Kogon grass po yan. Yes, buchid. Woo! Ang kapal, no? Wow! Reeds. Sa Basco, reeds ang ginagamit na for vegetables. Tapos, patapon din na doon. Isusulat niya kung sino yung pumunta, yung tumulong. Tapos after nung... Yan po ba yung may notebook? Yes. Parang napanood ko yan. Tawag dun sa secretary. Siya yung maglilista. Susulat niya kung sino yung mga tumulong pumunta. Tapos yun kasi, after ng bayanihan o paglalagay ng bubong, magbibigay na ng pagkain o yung tinatawag nating bunong. Yung traditional food na nilalagay sa dahon ng kabaya. So kapag nakabalot na dun yung food, ang tawag dun, bunong. So bibigyan kayo ng bunong. Ngayon, syempre, hindi naman kasi lahat mahihintay yung bunong. So after nun, titignan nila sa listahan kung sino yung hindi nabigyan. Tapos yun, dadalhin yun sa bahay po ninyo. Sa bahay nung tumulong na hindi nakapag-lunch. Ito po yung national road na. National road na po ito. Ito yung mga floaters. Mga boya na pwede mo siyang gawing flower pot. Ang dami nang nakuha, no? Naanod kasi siya sa dalampasigan natin, sir. Iba't ibang size and shape. Parang yung ano, sa Katanduan siya si Bahan doon. Orange pa po yan pag hinog. Ito kasi hindi pa siya hinog. Pag tinanggal mo yung kadamata niyan, hatiin mo, may buto. May parang peanut sa loob. Pero kami, hindi na namin ginagawa. Pahirap. Dito daw nag-prenup si Yeng Constantino at saka yung asawa niya.
Another week, another day, another hour since you went away, and so cliche, you didn't say goodbye. I've been waiting for so long, still debating what went wrong. All by myself, you pulled away, you couldn't say what we were struggling with. It's one of us, it's obvious, but who's to really blame? There's an aching in my heart, all the questions that I've got are keeping me up at night. Ooh. With all these things I'm going through, I still wish the best for you. You're not the only one to love. There's plenty more under the sun. Why, Sabine? At ano na tayo? Sakto, ma'am. You know? Tanggalin na natin yung price. Daming shopping, oh. Sabtang shopping tour. Ay, grabe, nakaulan na. Tingnan nyo doon, kulay puti na. Gather the materials first and then i-prepare mo pa. And then yung weaving talaga is manual. So ang purpose naman po niya is protection. Mm-hmm. Especially ito, yung pambabae, yung bakul. Sinusuot talaga siya sa ulo. So ang purpose niya is para ho, mga protectionan yung ulo natin sa init ng araw. Although, pag heavy rain, kaya pag matagal na yung ulan, napipenetrate din pero matagal. Support din. Ito yung tinatawag nating bakul. So ito yung pambabae. And then they have basket, fruit basket. They call this one alakiring sa Bintang Island. Pero in capital town Basco, we call this one batulang. So ito, ilalagay siya sa ulo. Tapos saka mo ipatong yung bakul. Tina Turner. So ganyan. Tapos, pag nasa papuntang bukit, medyo naka-bend yung back to support the basket. Kasi mabigat yan, lalo na kapag may laman, and then may tungkod po sila. So, eto yung sinusuot ng babae. Again, okay. Protection ito sa init at sa ilang. So, pambabae lang po ito. Gusto ko yung best. Yung panglalaki naman, eto yung tinatawag nilang actually, ito is tadidi na yung tawag nila dito. Mm. Pero yung original na kanay, ang process ng pagkatahi, ganito din. Ganito. So, this is the original kanay. Yan, ganyan yung klase ng pagkatahi po niya. Ito, tadidi. Yan. So, ito pang lalaki lang po siya. Para naman siyang vest. Ganyan. And then, meron silang basket. They call this one pasikin, meaning Sabtang Island. In Basco, we call this one kalapay. And then, ang sombrero ng boys, ang tawag dyan, talugog. Talugog, salakot. Yan. Mm. So, ganito ang itsura ng lalaki. So, again, protection nila sa init at sa ulan, lalo na pagpupunta sila ng bukid. So, pwede tayong mag-rent if... Andito, andito. Taas pa. Taas pa, sir. Basket, no? Basket, no? Tapos... Mag-give ka na. Bakit walang jacket, walang vest? Magaan na to kasi tatigi. Yung sinasabi kong original, mabigat yun. Mm-hmm. Si buo. Then, naglalim. Pag gusto mong nakalabas yung basket mo, ma'am, pwede naman siyang sa side mo lang ilagay. Pagilid pala. Pwede sir, yung ganyan na lang ang sombrero ninyo. Pwede naman po. Unisex naman po mga yan. Nga, pwede na po ito? Yes po. Kahit saan pa rin. Nalalaglag sa ulo po. Dito, kasi siya ma'am. Po. Mukha akong matino dito. Dun sa taas.
Tapos pwede tayo mag-picture dito kasi may Sabtang Weavers Association. Nah! Starting to lang tayo. Ayan. Okay. Atras ka po. So, ayan. Okay na. 1, 2, and... Nakad tayo na ganito. Hindi bagay sa akin, mukha kong ano. Parang nung itsura ako, parang unang panahon ako yung masamang tao. Ganun itsura ako yun. Para kayo mga sa school. Tama na, tama na. Ano to? Bell. Kanan ba? Bell? Para saan? Kapag may bandilyo o kaya kapag may bandilyo, bandilyo. Okay. Ano bang pang ganun niya? Mm. 41 families, so mga 100 plus lang po yung population ng barangay Chabayan. Pogon grassroots. Oh. Ay, sumunod yung aso. Tapos andito pala yung gender ni Sleeping Beauty. It's 11:27. Pabalik na ulit kami ng Bataan Island sa May Pasco. Umabot kami. Yeah, ito yung isa pa yung sa plano kong gawin. Ano, yung oras. Yay! Yay!
it's look at it, Mom. Sa nung biyahe namin po, medyo tumatawa-tawa pa ako dahil parang nasa roller coaster ka lang. At na-enjoy ko pa nga kasi parang may thrill yung biyahe. Kaya lang, nung medyo tumatagal na at medyo lumalala na at lumalaki na yung mga alon, ay medyo kinabahan na rin ako. Sa pambagay, si Ponch ay sobrang kabado nito at hindi mo na siya makausap. Namumutla na yung kamay niya at sobrang grabe yung kaba niya. Ito na yung time na medyo malaki na yung mga alon at medyo hindi na siya nakakatuwa kasi nakakahilo na rin at nakakakaba rin. Dahil nga nasa open sea kami at grabe talaga yung alon sa part na ito. Sumabay pa yung sama ng panahon, nakikita nyo na medyo umuulan yan. Though alam ko naman na hindi delikado itong biyaheng ito dahil nakita naman natin na yung ibang mga tao nga ay chill lang. Pero syempre, dahil tayo ay turista at first time natin maka-experience na ganito ay hindi maaalis na tayo'y kabahan. Show. Kita ka na. Na-record ka ng video. That's it for this vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sa huling part ng Batanes Vlog, ipapakita ko naman sa inyo ang huling isla ng Pilipinas, ang Itbayat Island. Kaya huwag kakalimutan mag-subscribe. Salamat po.